Yan! Ayan, magandang araw sa inyong lahat and welcome ulit sa panibagong video natin about Axie Infinity. Nagulat ba kayo? Ayan, so ako din nagulat kasi nga nagkaroon ng update itong Axie Infinity. Breeding Fee Adjustment and Axie Economics ang title dun sa announcement nila. Pero the main attraction or the gist of the matter is nagkaroon ng adjustment sa breeding fee. Ayan, from 2AXS maging 1AXS na lang requirement, then yung SLP cost inadjust din, tinaasan din. So ano ba 'yon? So dati, ito yung dati no, dating chart. So pag nagbreed ka ng virgins dati, 300 SLP, ngayon kailangan mo na ng 600. And so on, ano? 600, 900, 15, 243, 963, then 102. So ayan 'yon no. Pareho lang din nung dati, tinanggal lang, parang nag-adjust lang na, no, nag one step higher lang itong chart. Ayan, so siguro masasaulo rin natin to in the future, no, pag nag-take effect na. And itong update nga pala nito is bukas pa mangyayari. So September 24 pa mangyayari. Uy, teka, na-click. Ayan, so ito, sinabi nila dito sa parte na to kung paano ba gumagana yung ekonomiya ng Axie. So sabi dito, the only way SLP can be created is through gameplay. Each SLP is the result of effort and skill. Ayan. So, tama naman, no? Ang SLP, makikreate natin through adventure and through PvP. Yun lang ang way para makreate ang SLP. Then, the only way an Axie can be created is by burning SLP. So, inaano nila yung relationship, no? Ng breeding and SLP. And, yung proof of work na sinasabi, no? Kumbaga, sinasabi dito, each Axie is proof that a human played Axie Infinity for a certain amount of time. So kasi, para makapag-create ka daw ng Axie, kailangan mo ng SLP. So yung SLP, makikreate lang pag may mga taong naglaro ng Axie Infinity. So makagigain kasi yan sa Adventure and PvP. So Axies are the proof of work ng mga tao na naglaro talaga ng Axie Infinity. Ayan. So pag daw may pumasok na mga bagong players, when there are new players to Axie, the only way they can play is if there are more Axies available than there are players. So tama, this means that we need to think about the future demand shocks to the Axie market and SLP when balancing the economy. Ayan, so sinabi dito, number 4, ensuring the long-term sustainability for the economy will rely on a combination of player growth, new sources of demand for Axies, and external organizations subsidizing play to earn by sponsoring leaderboard season or tournament and more. Anyway, so itong number 4, importante to, no? Sinabi nga nila dito na yung long-term sustainability ng Axie Infinity is nagre-rely sa player growth. Isa yan. Then, sumunod dyan, new sources of demand for Axies. Kasi ang kailangan ng ano, ng mas madaming utility ng mga Axies. So, nandyan yung land gameplay na tinatawag, nandyan yung mga possibility na makikreate ng Lunacia SDK in the future, and yun nga, pwede rin daw na parang i-release mo yung Axie, then papadalan ka niya ng mga gifts pag nirelease mo yung Axie mo, parang ganon. So may ano, may mga pwede silang gawin para magkaroon ng demand para sa Axie. Hindi lang yung gusto maglaro ng arena, hindi lang gusto maglaro ng adventure. So, marami pa, mag-e-expand pa yung buong laro. Ang sinasabi nga nila is, 8% pa lang daw ang natatapos sa buong kabuuan ng laro. Yung plano nila for Axie Infinity, 8% pa lang sila. So, napaka-layo pa natin, napaka-early pa natin. Early of the earliest pa tayo dito sa Axie Infinity. Ayan. And external organizations, subsidizing play to earn by sponsoring leaderboard seasons or tournaments and more. So ito na, parang ito yung esports potential na talaga ng Axie Infinity. So sinasama na talaga nila, no, na magkakaroon tayo ng iba't ibang sponsors na yun nga, para sa mga sa leaderboard rewards. Siguro maganda yun, no, kung merong isang kumpanya na parang pupusta agad sa Axie Infinity, na although we are still early, pupusta siya. Okay, magpopondo ako ng ano, dadagdagan natin yung reward nyo ng ano, ng every season. Pero nakalagay yung logo namin dyan. Umaga, partnered tayo. Ayan, parang ganun. Ayun yung ina-eye nila, no? O yung tinatarget nila na mangyari. Saka syempre, yung mga mini tournaments. Or, let's say, magkaroon ng major tournament palalo yung Axie Infinity. Well, yung season,
yung season-season na yan, na season 18, season 19, malaki na yan, ha? Hindi na birong premyo yung nakukuha natin yan. Pero what if, no? One day, magkaroon pa ng major tournament yung Axie Infinity na magiging on par man lang sa level ng kahit nung unang the international lang. Ng Dota, no? Pero, again, that's just, ano, no? Kuro-kuro na lang yung, ano, yung mga yan. Kasi alam ko, marami may magdi-disagree na sasabihin nila, hindi magiging kasing laki ng, ano, hindi magiging kasing laki na Dota or ng kahit anong big game sa Axie Infinity. Pero, yan, that's, ano, that's a discussion for another day. Ayan. So, dito, sinabi dito na medyo may mga players nga na super unrealistic yung ano naging expectation sa Axie Infinity. Kasi parang ano to, pumasok sila na na-hype sila, 'di ba? Kasi nga ito yung sinasabi ko na maraming influencers sadly and content creators na nag-post sila ng mga gains nila sa Facebook nandoon na kumikita sila ng 6 digits kada linggo or every 2 weeks 6 digits and that made people believe na everything na nakikita nila will be true kumbaga perpetually, no? Na pag pumasok sila ganun din kikitain nila, no? Hindi na paliwanag yung konsepto ng volatility sa mga bagong players, lalo na yung mga bagong players na hindi naman din familiar kung paano gumalaw yung crypto, yung mga crypto or kahit yung mga normal markets na meron tayo, no? So ayun. So dito sinabi nila na noong 2019 naman daw, ganyan din daw yung nangyari. Or mas malala pa actually, yung mga Axie price daw doon from 0.1 naging 0.002 noong 2019. So medyo ayoko naman maranasan natin yun kasi napakalaking ano noon, napakalaking drawdown noon. Imagine 0.1 naging 0.002. Ewan ko ano nangyari nung panahon na to, wala pa ako nito sa Axie Infinity and I'm thankful na hindi natin inabot to kasi katakot-takot na reklamo talaga abutin nila. Kung ganito karaming players, 1.6 million, tapos magkakaganto yung price ng Axie. Ah, kagulo talaga yun. Diba? Kung nangyayari ngayon yan. Okay, ito. Dito sa mga susunod natin na babasahin, itong dalawang paragraph na to, parang nasummarize yung video natin na yung dev's point of view pagdating dito sa ano, kung ba't hindi sila sumasagot or hindi nila ina-adjust yung SLP. So, basahin natin, no? Our growth projections for 2022 suggest that we will require tens of millions of Axies for the future onboarding rush that we expect with the launch of our Ronin Dex and Battles B2. Ayan. Historically, whenever we've launched features that can reduce friction and increase utility for Axies, we've seen a surge of breeding to account for the increased demand from Axies from both new players and veterans alike. If we don't have enough SLP to meet this upcoming surge in demand, we will have a situation where the price of SLP surges very high initially to meet demand but then crashes back down as growth normalizes and more SLP is created by players. One could even argue that SLP issue once was too low in the pre-Ronin era. This created a massive surge in SLP price that was short-lived and ultimately caused unrealistic expectations around the economy. So ito yung dalawang paragraph na binasa natin, parang ayun nga na summarize yung video natin na dev's point of view and na ano no, at least nabigyan ng reinforcement yung inano natin, yung pagkakapaliwanag natin dun sa dev's point of view na kailangan pa talaga natin ng sandamakmak na SLP na para ma-accommodate yung darating na surge ng demand. And pag nanatili tayo na ganito na 2.1 billion in circulation SLP pa rin tayo, kukulangin yun. So, sobrang tataas yung presyo ng SLP to the point na tataas din yung presyo ng Axies unrealistically. So, nangyari yan dati. Ito dito. Dumagsa yung player, hindi sapat yung napafarm ng mga hindi sapat yung na-farm ng mga previous players na naglalaro before the surge. Ayan, so tumaas ng tumaas yung presyo ng SLP to unrealistic levels and nangyari nagkaroon ng bottleneck for growth kasi nga sobrang mahal na ng Axie, $500 na almost isa. Syempre magpe-pedal back na yung mga tao na teka masyado nang mahal, di ko na kaya to. Given na third world country yung ano no,
yung mga players from third world country, yung majority ng players nila, and hindi kayang mag-afford ng almost $500 na isa, almost $500 na floor access, mind you, floor access yon, almost $500 ang inabot nitong mga panahon na to. And ganun din ang mangyayari pag nagkaroon ng surge ng growth, tapos hindi tayo ready to accommodate it. Kailangan natin ng maraming SLP to produce more axes. And nakakatakot kasi we're 1.6 million na. So 1.6 million, pag nag-grow tayo ng 1.6 million ulit in 1 month. So in 1 month alone, lalo na ngayon, ito ha, 1.6 million growth, additional players, times 3 mo kasi, kailangan lang tatigagatlong axe, di ba? So, that's 4.8 million axes na kailangan natin isupply in 1 month. Kunyari, magsasurge tayo ng 100% by next month, no? May papasok na 1.6 million ulit na players by next month. So, kailangan natin ng 4.8 million axes. Ngayon, na-adjust yung breeding cost. Tinaasan yung SLP. So, times 900 mo to. 900 kasi, sinasabi na natin dito na average. In-average na natin yung breeding cost ng SLP. So 900 SLP yan. So multiply mo sa 900 yan, that's 4.3 billion. Okay, 4.3 billion SLP ang kailangan natin to accommodate a 100% growth sa current rate ng ano, breeding fee, no? 4.3 billion, that's double the amount of circulating supply. So ang mangyayari niyan, kunyari may demand, may mga namimili, 4.3 billion SLP ang binibili sa merkado. Ang mangyayari dyan, guys, magpapaunahan mamili yan. Tataas ang tataas yung presyo. Hanggang magiging unrealistic na naman. Mag-all-time high tayo, ganyan, tataas. Pero, anong kasunod nun? Yung presyo din ng Axi. Ito, yung mga nakikita nyo na $100 dyan, baka makita nyo yan, $900 or $1,000, isa yan. Nakakatakot yung ganun. A good thing for ano, masasabi natin na good thing para sa mga naka-onboard na ngayon, no? Pero, that's not sustainable. Hindi pwedeng ganun. Kasi may mga papasok ulit na dahil nga sobrang taas ng SLP, maganda kitaan. Papasok sila kahit na 1,000 isa floor axe, bibili sila ng ano, bibili sila ng magagandang axe. Let's say gagastos sila ng $4,000. That's $200,000, tama ba? $4,000. Let's say $4,000 umabot yung isang team times 15. So $200,000 isang normal team. Again, that's normal team, no? May mga ganyang halaga. Actually, parang maliit nga yung ano ko. Parang maliit nga yung assumption ko, 200,000 eh nung previous surge ng ano, yung previous surge ng SLP, may mga ganyang presyo na ng team, 200,000, 350,000. So, lalaki lalo. And let's say 500,000 worth na team. Sino mamimili niyan? Sinong normal na tao ang kayang magano niyan? Mag-shoulder ng ganyan or kaya mag-invest ng ganyan kalaki para sa isang team. Then, ano mangyayari kasunod? Dahil nga, sige, may mga papasok na. Sige, kaya namin yan, 500,000 isang team. Ano mangyayari sa mga players na yon? Dito sila, may ipit sila sa tuktok dahil sila lang yung mga pumasok eh. Ang mangyayari nun, magdi-dwindle down na naman yung growth ng Axie player base. Magdi-dwindle down na naman. Then, ang mangyayari, babagsak na naman yung presyo ng SLP. Kagaya na nangyari noon. Ayan, so nakikita na natin, no? Ayan yung nangyari. Nung nag-search yung presyo ng SLP din, pagdating dito sa tuktok, hindi na pala sustainable yung growth. Pagdating ng August, bumaba yung demand ng player. Ayan, bumaba ng bumaba yung SLP. And ganun din ang mangyayari. Magiging cyclical tayo. And ang pangit naman noon kasi, pag nag-surge bigla ulit yung SLP na nag all-time high siya, let's say naging ano siya, naging $1 per SLP na siya. Wala na, guys. Pangit 'yun sa ekonomiya dahil may mga papasok na sobrang taas nila nabili yung mga axes nila. Then pag humina na naman ang demand for axes, babagsak ulit yung presyo. And 'yun na naman yung magiging ano, cost ng pagkalungkot ng mga tao na papasok dahil sa hype. Ayan, ayaw naman ng Axie Infinity yun. And which is a good thing, no? Kasi kinoconsider talaga nila yun, na kung pera-pera lang po, hayaan nila tumaas lahat yan, di ba? So, maganda yung ginagawa ng Axie Infinity na they are trying to balance everything na siguro mag-range lang tayo ng... Siguro okay na ako sa ano?
sa ganito na dito sa gitna lang nito, let's say 12 pesos per SLP, 10 pesos per SLP, okay na ako doon. Masaya na ako doon basta mag-stabilize lang dito yung SLP. Okay na tayo doon. Ayan. Huwag lang yung unrealistically na wag $1 or babalik sa dating rate na nag 20 pesos pa. Masyado mataas yun and yung access na nasa market nun sobrang mahal na. So I think having a 10 pesos per SLP is enough, no? So na para makapasok yung mga bagong players and mag-earn sila ng decent dito sa ano, sa play to earn concept ng Axie Infinity. Ayan. So dito, isa pa, basta tuloy lang natin yung basa dito. Okay, so wala naman na to, no? And wala na to, ano na to, parang dagdag palabok na lang yan. Pero ayun na nga, no, di ba? Napaka gandang balita na inaayos nila yung economy, nagtatry sila, nag-e-effort sila, pero again, gaya ng pangako ko, pag-uusapan natin ano ba mangyayari sa masusunod na araw. Okay, magbabase tayo sa historical event. Okay? Ano nangyari nung unang adjustment nila ng AXS or ng breeding fee nung August 11. Ayan, August 11 in-adjust nila, ito 'yan. Sa announcement ito, August 11 nag-adjust sila na ito pala. Sorry, ito. Ayan. From 4, ginawa nilang 2. So nahati sa ano no, na 50%. Okay? Ang nangyari sa AXS, nag-surge up. Ayan, tumaas yung presyo ng AXS. Ayan, ito, tumaas. Ayan, so tumaas ang AXS dahil nga nagkaroon ng increase in demand kasi wala na dating namimili na no, sobrang mahal kasi na magbi-breed ka, apat kailangan mo tapos sobrang mahal ng presyo eh naging dalawa na lang. So yung mga tao na encourage bumili ng SLP ng AXS kasi kailangan lang nila dalawa instead of 4. And ganun din yung mangyayari tingin ko ngayon na instead of 2, 1 AXS na lang. Ang mangyayari diyan, tataas na yung presyo ng AXS. Bababa ang presyo ng Axis. Ayan, medyo tinamaan na naman ng lintik ang mga breeders, ano? And alam ko, ito na yung susunod na ano, mangyayari, no? Magkakaroon na naman ng galit, yung gadra Axis na to. Magkakaroon ng gulo na naman dito sa ano, sa breeders, sa panig na naman ng breeders kasi sila na naman yung tinamaan ng ano dito, ng magaling. Bababa ang presyo ng Axis pag ganito. Unless ang presyo ng AXS ay magdoble from 65, let's say umabot siya ng ano $100 to $120, I think that's very possible to happen kasi kailangan mag-adjust ng AXS price kasi nga binabaan mo yung requirement pero yung presyo ng AXS niyan feeling ko magse-surge up din. Babalik ang pinaka-normal niya. So, undervalued si AXS ngayon. Napakagandang ano, mamili kung sigurado. Pero again, hindi yan advice. Pero, yun lang yung projections natin. No? Tataas si AXS. Possible niya abutin yung 100 para yung presyo ng Axie is ma-justify na itaas din nila. Tataas ulit yung floor price or may maintain yung floor price ng Axie pag tumaas yung presyo ng AXS. Ayan. For SLP, I don't think this is enough na reason para umangat siya to astronomical levels or maabot niya itong sinasabi natin na 10 pesos per SLP. Hindi. This is not enough. Kasi bakit? Ano ba nangyari dati? Noong nag-adjust sila ng breeding fee, breeding cost, ni hindi natinag yung SLP. Ayan to, itong minarkahan ko na to, yung guhit na to. Ayan, pupulahin natin. Ayan, yung pula na yan na vertical line. Dito yung August 11, so minarkahan natin. Ano ba nangyari? Nagkaroon ng pagbabago sa breeding cost. Supposedly, yung mga tao na encourage sila mag-breed. Pero, ayan, wala pa rin namili ng SLP sa open market. Tuloy pa rin bumagsak. Ngayon, the only change na nangyari is tinaasan din nila yung breeding fee ng konti. So, I think, tataas lang siya
short term, let's say, again, dito lang sa box, ito, babalik lang siya dito sa range niya na to. Ayan, tingin ko ganyan lang. Hanggang dyan lang siya. Ewan ko, it would be unrealistic para sa akin. Kunyari, aabutin niya yung 10 pesos per SLP ulit. Ano yun? That would be short-lived. That would be a disaster para sa mga bibili ng ano, ng bulto-bulto. Ng huli. Okay, kasi ngayon, marami pong pondo, tinitignan nila kung magsa-search up, pero magbebentahan din yan pag nakita nila na hindi talaga, hindi pa talaga time para mag-search up yung SLP. Kasi wala pa naman din eh. Bumaba yung breeding cost, breeding fee, at tumaas yung breeding fee for SLP. Pero, again, ang dami nating SLP na nakasirculate, kayang-kayang anuhin yan, kaya-kayang supplyan kung sino man yung gusto mamili ng extra SLP. Siguro mag-stabilize lang ng konti yan, pero eventually, pag hindi nagpang-abot yung short-term hype dito sa increase ng breeding fee at saka yung RON index, ayan, babagsak ulit ang SLP. Pero ngayon, tingin ko, either tataas siya ng konti pa, konting-konti lang, tapos possible magkaroon ng sideways movement. Yun yung tingin ko. Pero highly unlikely yung bigla niyang aabutin yan. Ayan, mahihirapan tayo doon. And kung mangyari man yan, okay, kung mangyari man yan, short term lang yan, babalik din tayo dito. Lalo na pag wala namang update na nilalabas si Axie Infinity regarding sa utility ng SLP. So kailangan lumabas si RON index, magpang-abot sila. Pag hindi, magsa-sideways ng konti, aangat ng konti, sideways din, babagsak ulit yan. Ayan, so ayun yung tingin ko sa merkado natin for those who are curious, no? Presyo ng SLP, possible magkaroon ng sale, ng flash sale nitong sa mga unang oras ito, or magkakaroon ng flash sale bukas, tingin ko. Ayan, magkakaroon ng sale sa SL ng Axie. Bakit? Kasi binabaan nga nila yung ano eh, binabaan nila yung breeding cost ng AXS. So possible 'yan, magmumura pa yung Axie bukas, so magandang ano, magandang mamili. Ayan, kasi bukas pa magte-take effect yung ano eh, magte-take effect itong announcement nitong Axie Infinity. Pero ayan, I can be wrong. Ayan, ito lahat ng sinabi natin dito is pure speculation based sa knowledge ko lang sa ano, kumbaga limited sa knowledge ko sa market. Ayan, I can be wrong and you can say otherwise, it's okay, pero ayan, ito yung opinion ko dito sa update na to. Ayan, so yun guys, see you ano no. See you on the next video. Maraming salamat sa mga di pa naka-subscribe diyan. Please do subscribe sa ano natin, sa channel natin. Maraming salamat. Thank you guys.